Hello mga kabarkada, welcome back sa ating channel. Ngayong video, pag-uusapan natin kung paano ba malalaman kung opaline ba ang inyong mga ibon. So, marami tayong kulay ng mga opaline, pero ngayon, pag-uusapan muna natin yung mga green opaline o kaya yung mga green na split opa, tapos yung mga normal na green. So, paano ba natin malalaman kung ang opal ho ang green mo ay opaline ba o hindi? Nakikita ba yung sila sa ingay? So, simulan na natin itong video. Tara na, let's go! Okay, bago natin simulan, kukunin ko muna yung tatlong ibon, yung normal, at, dalawa lang pala, yung dalawa. So, yung normal na green, tapos green opaline, okay? Wait lang. Ito na. So, ito ang ating sample muna. Ito, ayan. Ayan ha. So, ito ay green ewing. Ito, green opa. Ayan. Tapos ito, green pied opa. Ayan. So, kukunin natin sila isa-isa, tapos papaliwanag natin. So, ito ang ating green ewing. Ayan. Kapag ang green mo ay ewing, so, ganito ang mangyayari dyan, ha? Arig. Ayan. Maglalabas siya ng marks. Ayan. Itong mark na to. Ayan. Itong medyo light green. Ayan. Kita nyo? So, ayan na magiging basehan ng ewing. Pero, ang opa ang pag-uusapan natin dito. So, itong ibon na to ay, natikirin nyo yung rampa niya. Ayan yung rampa. Ito. Dahil ewing siya, wala siyang, hindi lalabas yung rampa. Ayan o, diba? Ayan. So, kapag ang, ang green nyo ay ewing, hindi natin mababase kagad dito sa rampa yung kanyang pagka-opa. Tapos dito na, tapos dito naman sa buntot, so ipapakita na lang natin maya-maya yung ano. So ituturo-turo ko na lang muna. So dito sa green natin, green ewing natin, so hindi siya ano, hindi siya opa, pero ito ay split sa opaline. So ite-test breed pa natin to para malaman natin kung meron ba talaga siyang karga. So pwede pa natin siyang tawagin na possible split opa. So ito, ayan na nga, hindi ito opa, pero ito ay isang normal na green. So ito, balikin natin. Ano na paano kasi? Then, sunod naman natin itong green opaline. Ito naman ang isa nating green opaline. Mababasa, masasabi natin siyang opaline. Una, sa kanyang ulo. Kapag sobrang kulay na kulay, sobrang linis, ganun. Pero may mga opaline naman na sobrang dumi. Madungis. Yung tipong may itim-itim. So, ito ay isang green opa. Ayan. So, kapag ang ibon mo ay walang rampa, tulad dito. Ayan, wala siyang rampa, di ba? So, wala siyang rampa dito. Tapos, ang buntot niya ay, ayan, o. So, ganyan po ang buntot ng mga opaline. Ng mga opaline lang, ha? Ng mga opaline. So, makikita niyo doon na meron siyang pagka-orange sa buntot. Tapos, isunod na natin tong opaline ulit to, pero pied naman siya. So, yung kanina ay normal lang siya na green opa, tapos ito naman ay isang green opa pied. Ayan. So, medyo malikot. Ayan. So, makikita niyo sa kanyang pakpak, sa kanyang katawan, na isa siyang pied. Tapos, yung mga pied ay parang mga ewing. So, hindi maglalabas ng marka yan sa ano, sa rampa nila. So, hindi lalabas yung kulay ng rampa dahil, bumaon yung kuko niya sa balat ko. Ow! Bumaon yung kuko doon sa balat ko. So, ipapakita naman namin sa inyo yung mismong ibon na. So, kasi kanina kasi, ginagarang-garang ko lang ibon, medyo mahirap kasi ipakita pag ganun. Mas okay kasi kapag mas malapit sa camera. So, titingnan natin kada ibon, okay? So, ito ang kapa ng ewing. Ayan, kung makikita nyo dyan, may V-mark yan. Tapos, ang rampa ng ano, ng opaline, ay, ng opaline. Ang rampa ng normal na green ewing ay ganito. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan.
So, ito yung rampa banda. So, yung rampa ay magkukulay sa pagkayuwing niya. Ayan, tulad nito. Tapos yung buntot ay walang... Ayan, o, diba? Hindi siya ganun na kakulay ng ulo. So, dapat yung ulo at yung kulay ng buntot ay magkakulay. So, dun tayo magbabase ng pagka-opa. Ulo at buntot. Dapat ang ano nila, ang buntot nila, kakulay din ang ulo. Tapos yung rampa ay malinis. Pero ito ay isang green ewing split opa line. So, ito ay isang itetest breed pa natin to para masabi nating may karga siyang opa line. Tapos naman ito ay isang green opa. Ito na yung green opa natin. Ayan, ganyan ka yung ulo. So, tignan nyo yung ulo niya, malinis. Tapos pagdating dito sa buntot ay nandoon yung kulay din ng kanyang ulo. Ayan, ganyan po ang buntot ng green opaline, kakulay din ng kanyang ulo. So, ganyan po ang pagbabasehan natin, ha. Tapos yung rampa ng mga opaline, kapag ano lang sila, green opa lang sila, ang rampa nila ay kakulay lang din kung ano yung kulay ng katawan nila. So, ito kulay green, tapos kulay green din yung rampa. Ulo ay orange, sa buntot ay dapat ganun kaganda ang orange. Ayan, ganyan dapat ang orange. So, ayun dito sa green opaline na green opaline lang. So, ito ay isang green opa pied. Ayan, so makikita nyo dito sa katawan niya, mahalatang pied na po siya. May green at may yellow. Ayan, ganyan po ang pied. Tapos, ayan. So, ganyan po ang green opa pied. Tapos, yung rampa niya ay ganito. Kasi dahil pied siya, yung kulay ng katawan niya, ano ba ang kulay ng katawan niya? Aw! Tigan sakit! So, ang kulay ng katawan niya ay green and yellow. Tapos, yung kanyang rampa ay green at yellow din. Tapos, ito ang kanyang buntot. Ayan. Ayan. Binubuksan niya na. Ayan. Ganyan po ang green opa pied, ha. So, yung kulay ng kanyang ulo ay medyo nakadikit din dito sa kulay ng ano niya, buntot niya. Pero dahil pied siya, yung kulay ng buntot niya ay kinakain din ng pagka-pied. Ayan. So, ganyan po ang kulay ng green opa pied. Ayan. And ayun lang. Ang sakit, ang tuka-tuka nila sa akin. Ayun, nagkakaanuan na. Ha, ngayon lang ulit kasi ako nakahawak ng ibon. Ngayon lang ulit ako nag-check. So, ayun ang ating tatlong ibon na ipinakita sa inyo kung paano ba natin malalaman kung opaline ba ang ibon mo or ang ibon mo ay hindi opaline. Ganon. So, ayun lang ang ating pagbabasihan. Ulo, yung rampa at yung buntot. That yung ulo at yung buntot ay magkaparehas ng kulay except sa mga pied. Okay? So, sa ewing, kung ang opaline mo naman ay isang ewing, ang ulo niya at yung buntot niya ay dapat magkakulay yan. So, green opa ewing, ayun ang example natin. So, pakita namin sa inyo. So, hindi natin kukunin itong green opaline ewing dahil ay kakatapos na makipag-mate na ito, baka may stress pagkukunin natin. So, ayun po, dapat po natin tandaan na ganun po ang palatandaan ng mga green opaline. Yung ulo, yung rampa, at yung buntot. Dapat yung ulo, ang kulay orange, tapos ang buntot ay may kulay orange na mas ang tiyatawin ng bound. Basta, ganun dapat ang itsura ng mga buntot ng opaline. Tapos, yung rampa ay dapat wala. Ano ibig sabihin ng wala? So, yung wala ay kakulay ng katawan niya. Yung meron, yung maglalabas ng kulay blue. Except sa mga ewing at pied. Okay? So, tulad niya yung pied natin na ipinakita, itong nandititong cage ito, yung pinakita natin na green opaline pied, yung rampa niya ay wala kasi kumulay doon sa katawan niya. Ganun po ang basihan ng green pied opaline. Okay, so ayun lang naman yung ating tatlong
ang ibon na ipinakita dito sa video na to, kung paano malaman kung hindi pa opaline or kung split opaline or opaline ang ating mga alagang ipon. So, ayun lang mga kabarkada, mag-shoutout na tayo. Okay, shoutout kay Emmanuel Di Mapilis, kay Dennis Padilla, kay Kenneth Malinaw, kay Nathaniel, kay Leonardo Villalon Jr., kay Randy Sogong, kay Kimwel Maranata, kay Belmar Ann, kay Jan Tungkol, shoutout kay Irene, kay P. Seriano, kay Kaparis, Kapis, Trano Ronald, kay Luis Manuel, kay Mark Daniel, at kay Ron Earl Bogay. So, salamat sa mga sumusuporta sa ating channel. Mag-ingat po lahat, and we'll see you on the next video.